Bilisan mo na ito. Ano? Ano tayo? Halika na. Diba? Ang bihira. Bumangon ka na, Maria. Huwag ka na magpalit. Ouch! Sino ba ang iniiwasan? Piangon. Yung mga kreditor. Namutan kami ng pera sa banko. Marami rin kaming mga kumiting nilapitan. Kung aalis na tayo ngayon, meron pa rin tayong maitataming korte. Kapag dinimanda nila tayo, wala na sa ating matitira. Paano nangyari ito? Si Nerys, nasan ba siya? Hindi ko alam. Siguro nandun pa. Nasa kwarto niya natutulog. Kasalanan niya to. Wala kasi siyang alam. Gustong magnegosyo ng asawa mo. Pero pinabayaan naman niya. Yung foreign investor na kinontak ng asawa mo. Pinahamak naman tayo. Kaya sige na, halika na. Pag umalis tayo, hindi na tayo makakabalik. Wala na tayong oras para dyan. Halika na, Duang. Ayoko nga. Hindi ako aalis. Bahay ko to. Bakit ba? Huwag niyo nga akong pilitin. Ano ka ba naman, Maria? Kapag dumating ang mga reporter at inabutan tayo rito, lagot na. Hindi ako aalis. Wala akong kinilaman dyan, ha? Dito lang ako. Ano ka ba, Duang? Bakit pa ang tigas ng ulo mo? Ayaw mo makinig sa amin. Halika na. Ma! Halika na. Gusto mo umalis? Tapahan na lang kayong dalawa. Hayaan niyo na lang ako dito. Hayaan mo na nga siya. Kapag kinuha ng mga bahay at kotse natin, siguradong susunod naman yan. Pangalan naman natin na nakapangalan sa kumpanya. At hindi pangalan niya. Kaya halika na. Iwan mo na siya. Kaya. Papa? Mama? Hindi ako dapat nagtiwala sa'yo. Hindi ako dapat dinala sa pamilya ko. Wala ka namang pera. Wala ka pang alam. Wala ka talagang silbi. Hindi mo rin kayang solusyonan ang problema ko. Ipinahamak mo ang pamilya ko, Nerys. Tandaan mo. Sinira mo ang pamilya namin. Sinusumpa kita. Sana mahuli ka ng mga pulis. Tuluyan ka sana mawala ng pera. Papunta ka sana sa impyerno. Patawad po. Tayo na. Patawad po talaga. Mr. Jim, ang namamahala sa pera ng kumpanya. Noon pa niya na plano ito. Guys, ngayon ka lang humigas. Sabi niya, bibili niya ng lupa yung pera. Pero hindi. Pero ikaw ang manager. Dapat alam mo yun, di ba? Hindi ko nabasa ang papeles. Sabi na sanay siya. Mukha ding mayaman. Eh, hindi ko naisip yun. Wala ka! Utak! Hindi ka talaga nag-iisip kahit kailan! Ano na mangyayari ngayon? Anong ayon sa batas? Ang mama at papa mo ay sasambahan ng demanda dahil sa defraudation cause, which caused bankruptcy. Confiscation. At ako din makakasuhan. Bankruptcy? Confiscation? Ibig sabihin, ang bahay, kotse, pati pera, lahat ng mga yun kapunin nila, wala nang matitira! Ginawa ko ang lahat ng yun. Dahil sa'yo, Duang. Gusto ko mabalik ang palasyo ko. Kailangan kong gawin yun. Pero na lang. Kung gusto ko maging professor tulad ng simula. Pwede ba? Huwag mo yan isisi sa akin! Duang. Mahal kita, Duang. Hindi ko talaga kaya. Pag nakikita ko nagagalit ka sa akin. Sinungaling! Duang, bakit ba palagi naiisip mo yan?
tinatawag ang kunchay dahil sa akin. Hindi ka pa ba masaya? Sinungaling ka! Hindi mo sa akin sinabi ang totoo! Kaya isang ang tunay na manloloko! Hindi ako tinanong ng mama at papa mo. Ang nakikita lang nila ay tsura ko. Mga sakit mga magulang mo. At nabulag na sila nito. Hindi ko kasalanan yun! Sama mo!